ng ating mga wireless mic, minsan hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng noise or ma-feedback. Ngayon, ang ating TR-807 ay meron siyang anti-feedback function. Ayan. Bounce. Hello everyone, kumusta kayo? Na-miss niyo ba ako? Matagal-tagal din tayong walang upload. Kaya ngayon, meron na naman akong i-share sa inyo. Kung magustuhan ninyo ang video na ito, paki-like na lang at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat! Ipakilala ko sa inyo ang ating TR-807 Trident brand na Digital Dual UHF Wireless Microphone. Meron itong 200 selectable frequencies at merong 100 meters distance range na kahit merong barriers ay maganda pa rin ang signal at hindi na-interrupt. Higit sa lahat, meron itong anti-feedback function na malesen o mabawasan ang feedback. Ito naman ang digital display ng ating TR-807. Ayan po siya. Bawat channel, meron siyang digital display. Makikita nyo dyan ang kanyang frequency, yung signal ng microphone. May battery indicator na rin pala siya. At kung anong channel. Ayan, ito yung kanyang volume control. Dito naman kayo mag-select ng frequency. Ayan, pag pinaras nyo ito, yan, taas-baba lang yung frequency niya. Dito naman kayo mag-press ng set. Ayan. Tapos, yung kinagandahan ng ating wireless mic na ito, ay meron na siyang anti-feedback. Ayan. Ito, anti-feedback. Mag-demo tayo mamaya kung paano natin gagamitin yan. Dito naman tayo sa ating handheld microphone. Ito yung pinaka-mic ng ating TR-807. Ayan siya. Comfortable siyang hawakan. Pag i-on nyo ito, ayan, one press nyo lang. Ayan, lalabas agad yung kanyang digital display. Yung frequency niya at yung channel niya, meron din. Wait lang, focus. Ayan. May battery indicator, may channel, at may signal din siya. Pag i-turn off nyo ito, long press nyo lang. Ayan, ito na yung ating handheld microphone. Tapos, meron pala itong AA na battery. Ayan, dalawang AA battery yung gagamitin dito. Tapos, ito ang kanyang pinaka-voice coil. Ayan, maganda yung kanyang voice coil. Tapos, yung body, ito ay plastic lang siya. Pero, ang kanyang takip, ayan, ito naman ay metal. Yan, metal siya at meron din siyang heavy duty at magandang klase na mic head yung tawag dito. Yan, mic head. Ayan, ito siya. Black color lang ang meron tayo sa TR-807. May receiver na, ayan siya, standard 1U size. Pwede nyo na siyang ilagay sa inyong mga mixer rack or yung mga tour case ninyo. Kasyang-kasya na yan, may lagayan na rin siya ng parang slot dito. Same din makikita ninyo sa ibang mga processors. Ayan siya. Ang material ng ating receiver ay metal body po siya. Ayan, metal rin ito. Para hindi siya basta-basta masisira kapag nilagay sa ating rack. Ayan, metal siya. Yung iba kasi ay plastic lang. So, ito, sigurado maganda talaga siya. Kasi metal po siya. Ang likod pala ng ating receiver, ito siya. Ayan. Ito, meron siya ditong lagayan ng kanyang antenna. So, pwede nyo tanggalin ang kanyang antenna. Dito naman ang kanyang power adapter. Slot ng power adapter niya. Tapos, ito, mix out. Or yung kasama niyang PL55 to PL55. Dito nyo yon ilalagay. Meron din siyang XLR connection. Para pwede nyo magamit or makontrol ang inyong wireless mic separately sa inyong mixer. So, ito para sa isang wireless mic. Sa, halimbawa, yung channel B ninyo na wireless mic. Ito yon. Tapos, yung isa, channel A. Ayan, ma-control nyo siya separately. Pag dito naman kayo nag-connect sa mix out,
iisang control lang yung magagamit ninyo. Ayan. So, ito sa antenna ulit. Sa isang microphone niya. Ito sa isa. Kung mapapansin ninyo, meron siyang A. Ayan, balance A, balance B. Same din yung channel niya, yung antenna niya. Channel B, channel A rin yung nakalagay dito. So, bawat mic, meron siyang tig-iisang antenna. Sa mix out, lagi niyong tandaan, iisang control lang po yan. Sa XLR naman, bawat microphone ay makokontrol ninyo sa inyong mga mixers. Ngayon, iti-testing natin ang ating TR-807 Trident Wireless Microphone. Ito kung paano natin siya i-set up. Ilalagay muna natin yung kanyang antenna. Antenna, ito yung kanyang antenna. Na ano siya, di ba, na, ayan, pwede siyang mabali-bali. Tapos, kailangan, di ba, naka-ano siya, may parang ano yan siya eh. Yung, ayan, yan, may palatandaan siya dyan. Yan, yung parang, ano niya, parang slot niya. Kailangan, nakaayon siya dito sa, ayan, yung parang bilog niya. Para mag-shoot siya. Ayan, pasok mo yan. Sige daw, pasok mo. Tapos, ikutin. Diba? Ikutin mo para mag-lock siya. Ayan, para hindi siya matanggal-tanggal. Tapos, ganyan. Ayan. Ganyan na yung ating antenna. Next, ang kanyang connection sa PL. Ito, ayan, PL, papuntang, yung gamit natin ngayon ay ang ating mixer na MS-408. Ayan, ito yung kanyang out. Tapos, ang kanyang power adapter. Ayan, power adapter. Tapos, on mo na, boy. Ayan, naka-on na ang ating wireless mic receiver. Dito na tayo sa ating sound test ng ating microphone. Ayun, nakakonect na ang ating receiver sa ating mixer at meron na rin tayong speaker. Ayan, yung gamit natin, Trident brand na K15. 15 inches powered speaker po yan. Ayun. Tapos, ngayon dito sa ating mixer, mag-set tayo sa main volume niya dito sa 10 dB. Dahil sa line 1, nakakonect ang ating receiver. Ayan, PL to PL pala yung gamit natin dito. PL to PL. So, ibig sabihin, sa dalawang wireless mic, iisa lang yung control natin. Dito lang tayo sa line 1. Ngayon, maglagay tayo ng 10 dB din sa volume. Wala pa siyang effects. Hindi natin lalagyan ng effects. On natin ang ating mic. Ayan. Hello, mic test. Ayan. Sound testing mic. Hello. Ayan, makikita ninyo dito yung volume ng ating microphone kapag ginagamit siya. Ayan. Hello, mic test. Ayan. Malinis. Malinaw din. Tapos, maglagay tayo ng effects. Lagyan natin ng effects. Hello, mic test. Echo, echo. Hello, mic test. Sound testing. Hello, mic. Ayan. Yan yung boses ko. Boses ko sa ating microphone. Yan. Hello, sound check. Yung kabilang channel naman. Try natin pagsabayin on. Yan. Ito yung channel B. Hello, mic test. Sound testing. Ay, maliban pala sa volume ng ating mixer, may volume din tayo dito. Yan, ikot lang natin to. Yan, kaya medyo mahina pala kanina. Yan, bantayin natin dito sa kabila. Hello, mic test. Channel B. Yan, same lang sila ng display. Ayan yung kanyang signal kapag nagsasalita tayo. Yung RF naman pag naka-on yung ating microphone. Yan, tapos, eto. Hello, mic test. Channel A. Try natin i-off ang ating channel B. Ayan. Nakikita ninyo, wala na yung signal niya kasi nakapatay na siya. Pag onin niyo ulit ito, ayan, may signal na siya ulit. Sa setup ng ating mga wireless mic, minsan hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng noise or ma-feedback. Ngayon, ang ating TR-807 ay meron siyang anti-feedback function. Ayan, press nyo lang ito, on, para mag-activate ang kanyang anti-feedback. Pag naka-off naman to, mawawala ang kanyang ilaw. Ayan, try natin ang anti-feedback ng ating mic. Pero take note na, ang feedback ay nakadepende palagi kung paano yung setup ng inyong mga gamit. Ayan. Hello, mic. Ayan, ito yung gamit natin, channel B. Yung anti-feedback natin, naka-off siya. Pero hindi naman gaano ma-feedback talaga yung mic natin.
Ayan, naka-off siya. May konti siyang feedback. Ayan, ayan. Pero hindi naman talaga agad sa buwan mo. Nakatutong palagi ang ating microphone sa ating mga speakers hanggat maaari. Ngayon, on natin ang ating anti-feedback. Ayan, hello mic test. Sound testing. Ayan. Nandito yung ating mic. Ayan. Wala na siyang feedback. Pero alalahanin natin yan, yung anti-feedback. Ayan. Anti-feedback na specs nitong TR-807 ay hindi po siya totally na mawawala. Pero malilesan po yung feedback ng ating microphone. Noise destruction, kumbaga ba. Ayan. Anti-feedback. Yan yung pinakamagandang specs ng ating TR-807 na Trident Wireless Microphone. Ang ating TR-807 ay napapalitan ng frequency. Ngayon, ituro namin sa inyo kung paano ang pagpalit ng frequency. Ito yung gamitin natin, yung channel A. Itong RF na to, ito yung connection ng ating, or yung signal pala ng inyong receiver na nakakonect sa microphone. Ayan, naka-on yung mic natin dito. So, ayan siya. Pag i-off mo to, mawawala. Ayan, nawala yung RF niya. Ibig sabihin, wala na siyang signal. Pero pag i-on mo to, yan, meron na siya ulit signal. On, magpalit tayo ng frequency. Mamimili lang kayo ng frequency kung ano yung gusto ninyo. Press nyo lang itong button na to. Ayan, long press ninyo para hindi kayo mahirapan sa pagpili. Kasi kung pindutin nyo pa isa-isa, matatagalan kayo. Yung gamit natin kanina na frequency ay 629. 629.5 ngayon, yung 635. Ayan, nawala na siya. Nawala na yung signal dito. Para i-pair ninyo, kailangan itong display ng inyong microphone, itutok ninyo dito sa IR niya. Sa IR, ayan, tapos is press nyo ulit yung set. Yan, kita nyo nagbe-blink yan. Tapos, pag meron na siyang, i-press nyo lang ulit hanggang sa magkaroon siya ng signal. Ayun, nagkaroon na siya ulit ng RF dito. So, ibig sabihin, connected na yung inyong microphone sa inyong receiver. Yan, test natin. Hello mic test, sound testing. Ayun, meron na ulit siyang signal. Ulitin natin para makuha ninyo ulit. Okay, ganito ulit yung gagawin ninyo. Press nyo tong button. Ayan, select ng frequency. Ayan, kung yan yung gusto ninyong frequency, press nyo lang yung set. Ayan, nawala na yung signal dito. Ngayon, yung display ng inyong microphone, itutok ninyo sa IR. Ayan, sa IR. Ayan, nawala siyang connection dito ha. Okay, tapos yan yung display niya. Tutok nyo sa IR at press nyo ulit yung set. Magbi-blink yung IR ninyo. Ayan, magko-connect na siya. Ayan, nabilis niya lang mag-connect. Ayan, nagkaroon na ulit siya ng RF dito. So, connected na sila. Ayan, ganyan lang kadali mag-set ng frequency. Same lang din yung gagawin ninyo sa channel A at sa channel B. Parehos lang po yun.